Yan. So punta naman po tayo sa convulsion, okay? So marami po kasing pwedeng mag-cause kung bakit nagkakaroon ng convulsion ang pasyente. So ang isa na pong dahilan po dito ay yung dahil po sa mataas na temperatura ng katawan. Sige po, next. So ano po ang mga signs and symptoms? Ano po ang nakikita at nararamdaman ng pasyente po natin? Okay, so sabi dyan, obvious signs na siya ay merong fever or pagka ang pasyente po natin ay meron ng pakiramdam na mainit or meron na siyang lagnat. Ano po? So pagka ganito po ang sitwasyon natin, okay, so bantayan na po natin yung ating pong mga anak. Okay, na huwag mas lalo pang tumaas ang kanilang temperatura. Okay po? Ano pa po? Okay, so twitching of face. So, kumbaga parang umano yung mga muscle niya, gumagalaw sa mukha. Ano pa po? Okay? Kumbaga yung mata niya. Ano po? Kumbaga talagang pwedeng fix lang siya or kumbaga parang nakatulala lang po siya. Okay? And there are some circumstances na nawawalan ng malay yung pasyente po natin. No po? But nevertheless, okay po. Okay? Talaga pong ang isa po sa mga obvious signs na makikita po natin diyan would be, okay po? Ayan, pagka may lagnat, okay? Pagka kinukumbulsyon, okay, yung talagang nakakaroon ng uncoordinated muscle movement yung pasyente. So talagang kumbaga nanginginig siya. Ano pa po, yung mata niya po ay kumbaga talagang tumitirik po yung mata. So yun po yung mga common signs na atin pong makikita. Okay? So pagka ganito po ang sitwasyon natin, okay, huwag po tayo magpapanik kasi yun po minsan ang nangyayari, okay? Pagka nakita na natin ang nagiging kumbaga nagkakaroon na ng twitching yung muscle or nagkakaroon na ng involuntary muscle movement, ano na po, natataranta na yung mga parents, ano po. So ano po ang dapat nating gawin? Sige po, next. So unang-una na po diyan, okay? Katulad po nung sinabi natin po kanina, prevention. Okay po? Ang convulsion po ay maaari po siyang may iwasan. Okay? So sa papaano pong pamamaraan. Okay? So kung alam na po natin yung ating pong mga anak ay meron na silang lagnat, okay? So wag na po nating kumbaga paabutin pa beyond doon sa talagang mataas na temperature na hindi po kayang i-handle ng katawan ng pasyente. Kasi ganun po ang nangyari sa isang convulsive na pasyente na mataas ang temperature. Ano po? So kumbaga in a way, kumbaga parang nag-overheat yung katawan ng patient po natin. Okay? Dahil hindi na kayang i-regulate ng katawan yung sobrang init na na-experience niya. Okay po? So pagka ganun po ang pasyente natin, okay? So wag po natin kalilimutan po na tumawag ng rescue, tumawag po ng tulong. Ano pa po? Okay? Habang inihintay natin yung rescue na dumating, okay? Pahihigain po natin yung pasyente sa isang safe na surface. Okay po? Pag pinahiga po natin, okay, dahil nga po nanginginig ang kanyang katawan, okay? Maaaring tumama yung ulo niya sa sahig. So maaari po natin itong protektahan. So pwede po tayo maglagay ng unan. Pwede tayo maglagay ng towel or kahit anong malambot na pwedeng ipangsapo dun sa kanyang ulo na kung sakali man pong gumalaw, hindi po mauuntog yung pasyente. Ano pa po? Okay? Dahil nakahiga yung pasyente, no po, so wag po natin paiinumin ng kahit ano. Okay? So wag natin bibigyan ng anything na dadaan sa bibig. Kasi po, maaari po itong mag-cause ng choking. Okay po? Then, ano pa po? Dahil nga, nakikita natin, gumagalaw yung kanyang muscle, nanginginig siya. Okay? Ang ginagawa po ng iba, pinipigilan. Huwag po. Okay?
dahil ito po ay kumbaga internal po ang problema. So kahit i-massage nyo po yan, kahit i-restrain nyo po yan, kahit pigilan nyo po yan, okay, kumbaga makakaroon at makakaroon pa rin po siya ng ganong klase na movement. Okay po? So huwag pong i-restrain, huwag pigilan. Hayaan lang po natin yung ganong reaksyon ng pasyente. No po? So ano po ang mas the best po natin na gawin? Okay? So pababain po natin yung temperature nung pasyente po natin. Okay? So maihahalin tulad natin po yan sa nag-overheat po na sasakyan. Di ba po? So pagka nag-overheat ang isang sasakyan, di ba talaga hindi natin siya mapapaandar. So ano po ang pwede natin gawin? So pagpapahingay natin, i-cool down natin yung sasakyan and minsan papalitan natin ng fluid para umandar din po uli siya. So in the same manner also, ganun din po sa katawan, okay? So dahil nag-overheat ang katawan, so ang dapat po natin gawin po diyan ay i-lower natin ang temperature. So pwede po natin gawin na kuha tayo ng damp towel, okay? Basain natin yung towel, okay? Kung talaga pong mataas at talagang mainit yung pakiramdam ng pasyente, okay? Pwede po na towel na malamig or towel po na may yelo. Okay po? So para po bumaba yung temperature ng katawan, okay? Kasi meron naman pong iba na nagsasabi na kumbaga ilubog daw po sa tubig na may yelo. So hindi na po siya ganun ka-advisable. Bakit po, no? Dahil nagkakaroon nga ng convulsion yung pasyente, nagkakaroon ng involuntary muscle movement, una-una mahirap buhatin yon. Baka mamaya mahulog, magkaroon pa tayo ng additional injury. No po. Baka mamaya nung inilubog mo, eh, dahil basa, hindi mo na alalayan, so pwede pang magkaroon tayo ng incident ng drowning. So hindi na po siya ganun ka-ina-advise. Ano po? Kaya ang mas the best po dyan, okay, basang towel. No po, kung talaga extremely na mainit yung temperature ng pasyente, okay, so pwede po na lagyan natin ng yelo, okay, yun po ang ipuna sa katawan, okay, or pwedeng ilagay sa leeg, pwede pong ilagay sa ulo at maglalagay din po tayo sa kilikili katulad po ng larawan na atin pong nakikita. No po, so kasi yan po yung mga part ng katawan natin na sensitive pagdating sa temperature. So yun po yung isa po sa mga pwede po natin gawin. At katulad po nung sinabi natin kanina, pinapaalala po natin, prevention. No po? So maaari po natin iwasan ito sa pamamagitan po ng pagmomonitor ng temperature ng katawan po ng pasyente po natin. Okay, so pagka ganyan po, alam naman natin na ang lagnat po kasi, no, marami pong pwedeng ibig sabihin ang lagnat. Kumbaga, sinasabi po sa medical na ang fever po is a general signs and symptoms. Marami pong kasing pwede ibig sabihin. Pwedeng dahil may infection, pwedeng may bacteria. So, ang nagmamanifest or ang symptoms na lumalabas is fever. Na po? So, ang isang importante din po is ma-identify po natin kung bakit ba nakakaroon ng fever yung pasyente. So, pagka ganun po, much better na makapag-seek po tayo ng medical advice. So, maipa-check up po natin kaagad yung pasyente natin. Kasi pwedeng, lalo na po, tag-ulan, pwede din pong dengue or pwedeng dahil po nagkaroon ng mga pagbaha nitong mga nakakaraan, pwede din po siyang magkaroon ng leptospirosis. So, marami pong pwedeng ibig sabihin ang pagkakaroon ng fever ng pasyente. Ano po, kaya importante para po maiwasan natin ang convulsion, okay? So maipasuri po natin ng maaga yung pasyente po natin. So yun po yung mga dapat natin gawin para po kung sakali man po na maka-encounter kayo ng patient na nakakaroon po ng convulsion due to high body temperature. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.